Welcome back to my channel. This is Simply Bennett. Hope all is well despite of this pandemic. And kapit lang po tayo, wala pong digital. Manalig lang po tayo sa ating Panginoong may kapal. And by the way guys, I am here showing you one of my A-list property that I am selling. And this is located in the heart of Metro Manila. And it's called a Sorrel Residence Condominium. Po is the actual unit. Papakita ko sa inyo yung actual unit. So guys, nandito na tayo. Okay, pagpasok po ninyo, ito po yung kitchen. Okay, may range hood siya. And ito po yung sink. And then, hindi nyo na kailangan bumili ng water. Ito pa yung mga mini cabinets. Then, yung refrigerator natin is ano pa siya? Inverter po. Tipid po yun sa kuryente. So, ayan po yung kitchen. Dito naman tayo sa sala. Yung sofa po namin ay lazy boy po yan. Ito po, lazy boy. So lahat po ng gamit dito guys, kasama po siya. All in na po. Medyo malikot lang ang pagkuha ng camera. Then, kagandahan din po ng ating air conditioned at nakakapatay po yan ng lamok. Set. Living area and dining. Ito po yung ceiling. Mataas po siya. Then, punta naman po tayo sa CR. Comfort room. So, ito po yung comfort room. Everyday na po siya. And then, ito naman po yung washing. Then, ito naman po yung shower area. Then, meron po siyang hot water po. Okay. Hindi madami lang. Okay, ito yung ceiling. So, yun dito guys, yung property dito sa Sorrel Residence Condominium, malapit po siya sa mga school and universities like yung Santo Tomas, 2.9 km po, University of the East, 2.8 km, National University, 2.2 km, Centro Escolar, 2.5 km, San Beda College, 2.4 km, Santa Catalina, 2.0 km, St. Jude Catholic School, 2.2 km, Holy Spirit, 2.3 km, etc. And yung mga churches po ay
Malapit po sa Nuestra Senora Salvacion Parish Church. Wala pang 1 kilometer. Holy Child Parish Church, 1.3 kilometer. Our Lady of Loreto Parish, 2.3 kilometer. St. Jude Tadeus Church, 2.9 kilometer. St. Anthony Church, 4.1 kilometer. San Miguel Parish Church, 2.7 kilometers. And then yung hospitals naman po. Malapit po siya. UERM Medical Center, Lourdes Hospital. Lourdes Hospital, 1.2 kilometer. UERM Medical Center, wala pang 1 kilometer, nasa 0.6 lang. Punta naman po tayo sa... So, ito yung sample ng Lazy Boy po. Pag nilalatag niya. Pag nunod kayo ng TV, movie, ng Netflix kayo. Para comfortable po kayo. So, dito na tayo sa kwarto. So, ito guys, yung unit po na ito ay good for 5. Kung kayo po ay meron pong tatlong anak. So, gandahan po dito, meron pong bunk beds. Tatlo po yan. 1, 2, 3. Yan po. Pakita ko lang. And then po yung cabinet. Yan. Madami po yan lagayan. Nag-aircon din po. Ganda nito sa cabinet ito guys. Ano siya? So all in po ito guys ha. And pakita ko lang po pag may mga bisita kayo. Pwede rin po itong pwedeng hilahin. Ito po yung pull-out bed. Ayan. So, pag marami kayong bisita, i-pull-out bed po dyan. Ayan yung isang bed. And then, ito po. Bunk bed. So, by the way, guys, this is 38 square meters. And kagandahan po yung sa location namin, eh. Ano po siya, sunrise. Ting maga po, pagsikat ng araw. Siya po yung unang sisikatan ng araw. And then, ito naman po yung balcony. So, maluwag po yung balcony. Pwede ka pong magsampay dyan sa bayan. Ayan. And then, ito naman po, gusto mo magtambay. Coffee-coffee. Pwede rin kayo maglagay ng lalagay ng mga shoes. Ito ang lagay ng shoes. And then, yung location po namin eh, malapit po siya sa SM Center Point. Malapit din po sa school. Ang IMA. And then, sa mga condominium, churches, and hospitals. And yung LRT po ito. Pupunta din naman sa Tolan Station. And by the way guys, accessible po tayo sa papuntang north and papuntang south. Meron na po tayong Skyway 3. So meron tayong exit area dito. Malapit lang sa may GR Araneta Station. So, madali na po tayong pumunta ng Cavite, Laguna, papunta dun sa south. At papunta naman po sa north, like Pampanga, Bulacan. Madali na po kayong maka-access po. Dahil tuloy-tuloy na po yung bahay natin dahil magkarugtong na po yung Skyway 3.
And accessible naman po ito sa lahat ng area guys, lalo na sa mga schools. Mabilis lang yung biyahe gawa nung may LRT naman po dito. So ayun naman, pag mag-grocery kayo, mamimili kayo, malapit lang sa isang walking distance lang po. And pakita ko na lang din po yung, ito po yung swimming pool. Yan. So ayan, matali tayo guys. So yun guys, this unit is 38.5 square meters and good for 5 to 6 person. Doon sa mga pamilya na may mga tatlong anak, okay po itong unit na ito. And guys, papakita ko sa inyo yung mga amenities ng Sorrel Residence Condominium. So punta po tayo sa taas ngayon. Let's go upstairs. By the way, this is my doggy, Sansan and Sky. Hi, hi. Hello. Hi. Hello. So we're going upstairs naman. Dun located yung gym. So, gandahan dito guys, apat po yung elevator nila. Ang kaganda ang Sorrel Residence. So, ito po yung deck area. So dito po sa deck area, dito po sila naglalaro. Ayan, ganun po kaganda yung deck dito. Punta tayo sa gym. Bukas ang hangin. So ito po, isa sa amenities ng Sorrel Residence. Dito sa deck area, nandito po located ng gym. Ayan. Lakas ng hangin.
Yan, mga ginagamit ng mga papalaki ng muscles. Ito yung pinakamaliit. So yun guys, ito isa po sa amenities nila. Ganda po ng gym, no? Punta naman tayo sa swimming pool sa baba. And ma-adapt ko lang guys sa sinasabi ko po, Skyway 3. Dito po yun, no? G. Araneta, E. Rodriguez, ano po? Exit. Dun. Yan. Ganun po kalawak yung deck dito. Sobrang laki. May penthouse din po sa taas. And by the way guys, yung gym po nila, after mo po mag-gym, meron pong sariling CR dito. Ayan. Nalinis po ng mga CR nila. Tatlo po yan. Ayan. Shower. Kapag kayo po ay pawis-pawis. Ayan. Isa pang babae yan, ha? Isa pang babae. And then, ito naman yung sa panlalaki. After mo pong gym, pag pawis na pawis ka, accessible po yung CR nila, tabi lang. And pag gusto mo magmuni-muni naman, dito around 4, 5, 6 in the evening, maganda po dito magtambay. Kitang-kita mo naman yung sunset dito sa area na to. Okay, baba na tayo sa baba. Pakita ko naman po sa inyo yung swimming pool. So yun guys, nandito naman tayo ngayon sa baba. Ito pong area na to is for kids. Ito yung playing area. Ito naman po yung swimming pool for the kids. And this area naman po ay para po sa adult. Sobrang laki po niyan. Sa kids, and then ayun sa adult dito. Okay. And guys, dito naman tayo sa lobby. Yeah. Ayan yung lobby ng Sorrel. Para ka nasa hotel. Ganyan po kaganda. Ito yung lobby area. Ito rin po isa sa amenities ng Sorrel. Pag gusto nyo pong mag-billiards. Ito na ang billiard nila. Here. Billiard. So, pag maglalaro ka, punta ka lang po dun sa admin. Ayan yung admin. Dun kukunin yung gamit. Para makapaglaro ka dito. Ayan.
So yun guys, yung living sa condominium, maganda po siya kasi safe na safe ka. May 24 hours na security guard sa baba, hindi ka basta-basta mapapasok. And safe na safe po yung unit ninyo, hindi basta-basta mananakawan. And ang kagandahan pa dito, pag nag-brown out, automatic po, 5 minutes, meron ka kaagad na kuryente kasi meron generator yung condominium. At the same time, pag may baha or may mga sakuna, very alert po yung ano, yung Sorrel residence ano, staff and mga personnel nila dito. Action agad sila. So, pakita ko lang guys, ito po yung information area. Diyan yung information area. Yan yung elevator. And then dito po mayroon tayong coffee shop or canteen. Ito. Open po yan ng 9 a.m. hanggang 3 p.m. So doon sa mga gusto pong kumain, mag-coffee, or gusto order ng ano, hindi makapagluto ng kanin, ulam, dito lang po. Order lang kayo dyan. Then dito naman po yung kanilang admin area. Ito yung cashier. Ito yung admin office. Yan po, admin office. And then, accessible po yung ano, yung sa mga hindi makapag-grocery. Ito naman po yung ano, convenience store. Located po siya sa ground floor dito sa Sorrel Residence. So, gusto nyo mamili, yan, mabibili kayo. And then, doon naman sa mga hindi makakapaglaba or tamad maglaba or sobrang busy, baba nyo lang po yung laundry nyo dito. May laundry area naman po dito. Ayan po. So, pwede take up and deliver. So, accessible po. Lahat ng kailangan nyo dito sa Sorrel Residence.